Ascenso Pinoy. 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 Ascenso time. Ascenso Pinoy. Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng Bimeg Premium Hug Pellets. Bigatin! Welcome back to Ascenso Pinoy. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Alamin natin mula kay Ginoong Francisco J. Colaico ang mga tamang pamamaraan ng ating financial management ngayong 2012. In finance, if you go to the finance management formal courses, they will ask you to create a balance sheet. Ano yun? Simple lang. Lista mo lahat ng iyong ari-arian. Lahat ng ari-arian mo na ang pagkaalam mo may halaga. Ilista mo naman yun lahat ng iyong pinagkakautangan. In difference between the two, kung mas madami kang ari-arian sa iyong pagkakautang, yun ang iyong netong halaga. Alamin mo muna, nasan ka? Ikaw ba'y walang-wala? O sobrang meron? Kasi tayo, hindi natin iniisip yun. So, alam natin yan. Wala lang sa consciousness. Diyan natin umpisaan ngayong taon. Alamin mo na itong halaga mo. Gumawa ka ng target mo for the year. Doon tayo mag-umpisa sa simple. Meron kami mga workshop na paglabas mo, magkakaroon ka ng personal financial plan. Kung ano dapat mong gawin. Kung ano ang halaga mo, kung ano ang pwede mo itabi, at saan mo pwede palaguin habang nagtatrabaho ka. Nasanay tayo sa consumerism eh. Consumption eh. Kaya pag midnight sale, traffic ang buong Maynila eh. Napapabili tayo ng hindi natin kailangan. Ng perang wala tayo. Ayun ang problema eh. Dahil may credit card. Dahil merong savings and loan association. Yung mga lubog sa credit card, ayan ang walang kasing kawawa dahil ang credit card ang pinakamahal na utang. The principle ng way out dyan is, kung meron kang pambayad, bayaran mo na. Invest in debt. Dahil yung utang na nabayaran will give you more cash flow pag tumigil na yung utang. Pero bago mong gawin yun, alamin mo muna, kaya mo bang bayaran yung utang ng credit card? Pag lalo na pag nandyan na yung penalties, nandyan na yung daming charges, di ba? Baka pwede mong lapitan yung credit card. Mag-negotiate ka and say, restructure mo to, titigil ko na ang credit card ko. Restructure natin to, yung mga penalties ko, bawasin nyo. Yung mga charges na late charges, bawasin nyo, hindi ko na kaya bayaran. Ngayon, I guarantee you, pag pinresentahan mo any credit card company ng isang plano na mababayaran mo yung principal mo and in reasonable interest, tatanggapin nila. Kami nga sa Colaico Foundation, we offered sa BSP na payagang magkaroon ng service ang foundation na debt alleviation service sa mga employed na may utang sa credit card na walang alam pa paano harapin. Wala silang personality humarap sa ano. Ang tendency nila, hindi na lang nila inaasikaso. So sana, gusto namin, pwede natin tulungan yan. Susunod mga Kapinoy, ituturo sa atin ni Ginoong Francisco J. Colaico kung paano natin baguhin ang ating mindset ukol sa investment at money management. Ang bahaging ito'y inihatid sa inyo ng Bimeg Premium Hug Pellets. Bigatin! Ascenso Pinoy! 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 Ascenso time! Ascenso Pinoy! Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng Red Horse Beer, the number one extra strong beer. Tama ka! Gusto kong makaipon ng pera. Ano bang gagawin ko? Mga Kapinoy, para napakadaling sabihin ng mag-ipon tayo, mag-save tayo, pero sa totoo lang, parang napakahirap naman gawin ito. Ituturo sa atin ngayon ni Ginoong Francisco J. Colaico, ano ba ang mga tamang pamamaraan? At babaguhin niya ang ating mindset upang matuto tayo sa tamang investment and money management. Para maging milyonaryo, mag-umpisa ka sa piso. Ang problema sa atin kasi, gusto natin big time agad eh.
may milyon, kailangan may milyon. Kaya kita niyo naman ang pumipila sa mga ibang programa dyan para makakuha lang ng 10,000, 20,000. Nahihinimatay sa pila. Gusto instant money, lotto. Oh. So, merong paraan na yung maliit na pera palaguin. Ang tawag doon, compounding. Pag naglagay ka ng pera, kung ano yung kinita ng pera, larga mo lang ng larga. Roll mo, roll. Huwag mo siya gagastusin. Huwag ka kukupit pag lumalago. So, sa mga employed, ang parati kong tinatanong, kaya nyo bang mag-save ng 33 pesos araw-araw? In every month, that's 1,000 pesos. Kung doon tayo tumingin sa 1,000 na yan, at ito, napuprove na namin ngayon, ha? Yung 1,000 a month mo, kung ilalagay mo yan sa tinatawag natin mutual fund. A mutual fund is a private company na ang purpose niya is to gather investments sa publiko, from the public, isama sa ipool yan, kaya fund yan, mutual fund. Maraming may-ari niyan. Tapos, merong permanent fund manager na siya ang naglalagak nun sa laping yon. Maaring pinapautang sa gobyerno o maaring pinapambili ng stocks. Mag-a-average ka dyan, 12%, 18% per year. Pero ang pera mo kailangan, hindi mo gagawin. Mindset. Kung ikaw lang ang maglalagak nun on your own, hindi mo kaya palaguin. Pero kung ibabakas mo by buying into mutual funds, pwede lumago. In 30 years, that money can be a minimum of 2 million pesos or 15 million pesos. Doon maglalaro yun. Magkano ang pensyon ng typical Pilipino? Ang batas, 300,000 lang ang pabibigay sa'yo. Eh yung 1,000 a month, ilagay mo sa ilalim ng unan mo. In 30 years, 360,000 na yun. Hindi pa kumikita. Eh kung natuto ka pa kung saan mo ilalagay, yan ang tinuturo namin sa Colaico Foundation. Kumita ka ng 10-15% a year. Nandun ka sa 7, 8, 10 million. Masama ba yun? Bakit hindi natin ginagawa? Hindi alam ng karamihan na merong ganun. Kasi walang mga ahente yan. Assuming alam ko merong ganyan, paano ako sasali? Yan ang aming pakay sa foundation. Bibigyan ka namin impormasyon at bibigyan ka namin ng paraan. Paraan, yung fulfillment mechanism para maisagawa mo. So, nagtayo kami ng investment cooperative. Nag-umpisa kami sa OFW sa Hong Kong. Pangalan niyang Kapatiran sa Kasaganaan Cooperative. Dito sa aming kooperatiba, bawal umutang. Sa ngayon, meron na kaming maliit na bangko. Pangalan, One Wealthy Nation Bank. Own bank. Your own bank. Meron na kaming Chowking franchise sa Cebu. At ngayon, nagtatayo kami ng hotel sa Makati. Sino may-ari? OFWs. Magkano pera ng bato? Siguro 70, 80, 200,000. Sama-sama. Okay, sabihin natin gusto kong mag-save. Nag-attend ako ng seminar kay Mr. Colaico. Gusto ko na. Starting today, January 1, 2012, mag-invest na ako ng 1,000 a month. Eh, dumating yung mga kumpare ko, pare, sa kanya, enjoy muna tayo. Yun ang cost of procrastination. Yung pagpabukas na pagpabukas natin, paliit ng paliit ang oportunidad, paliit ng paliit ang na-accumulate natin. At ang problema pa nun, ang isip natin, pag aabot sa panon, eh, huwag na lang. Sakit ng ganyan, sa eskwela lang, kaya ang dami nagka-cramming, di ba? Ganun ako dati. Nag-aaral ako one week before the exam. Yung sa exam, nakukuha sa ganun. Pero yung pera, kailangan mo ng panahon. Bakit? Ang panahon ang nagbabawas at nagpapawalang visa sa peligro. Sa ating pagbabalik? Malapit akong magretiro. Yung matanggap ko na retirement, pwede ko bang gawing investment?